Napurnada ang biyahe patungong Boracay ang ilang turista dahil sa bagyong Yolanda. Mula sa katiklan na aklan, nakatutok live si Steve Baylisan. Mel, maaraw kaninang umaga, bandang hapon ay naging makulimlim na ngayong gabi nga. Nakaranas na tayo ng pag-ambon at pag-ihip ng hangin. Ganyan ang lagay ng panahon dito naman sa probinsya ng Aklan, particular dito sa bayan ng Malay. Walang mga nakansilang flights, Mel, simula kaninang umaga hanggang hapon sa Calibo International Airport hanggang dito sa Katiklan Airport. Pero nakatuloy yung mga pasahero dito at marami sa kanila ang stranded ngayon dito sa Katiklana Jetty Port. Nako, aabot sila, Mel, sa hanggang 150 mga foreign and local tourists. Yung iba sa kanila, Mel, nandito tayo ngayon sa loob ng mismong terminal, ay na dito na lamang piniling palipasin yung kanilang gabi. Yung iba naman ay tumuloy na dun sa mga lodging houses. Hindi pa nga dumadaan dito yung bagyong Yolanda, heto't ramdam na ang epekto nito sa sektor ng turismo. Narito po ang aking report. Ang biyahe ng eroplano pa Katiklan, halos wala pa sa kalahati ang laman. Paong mga turista na sabik makita ang isla ng Boracay. Handa raw silang mag-enjoy kahit pa may paparating na bagyo. She's so excited. She just began. Pagdating sa Katiklan Jetty Port, pila-pila mga lokal at dayuhang turista. Hindi muna sila pinapasok sa terminal matapos pahintuin ang biyahe bandang alas dos ng hapon. Kahit di pa kalakasan ng alon, ayaw daw isapalara ng Philippine Coast Guard ang mga turista sa 5 hanggang 10 minutong biyahe pa Boracay. Take precautionary measure mo tayo rito para maiwasan natin yung maritime accident o casualty. Bakante na ngayon sa mga sasakyang pandagat itong Katiklan Jetty Port. Karamihan dun sa mga bumabiyahe bangka andun sa gilid na ng Pampang bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Ito namang mismong pantalan sa ngayon ay pinagtatakpan na nila ng mga pinagdugtong-dugtong na plywood yung mga bintanang salamin para nang sa gayon maproteksyonan din sakaling lumakas yung hampas ng alon. Ang tour guides pinulong muna ng local tourism office. Ang ilan pangaraw sa kanila sa Bohol dapat ang tungo pero nagpa siyang mag-Boracay dahil sa lindol. Heto't naantala naman dahil sa bagyong Yolanda. Korean guest, siya want to see the Boracay. Yes, you understand? And then siya don't basok Boracay. Just to stay Katiklan, Calibo, Awaloas, Iloilo, Hong Kong. Limitado ang hotel sa Katiklan para sa mga stranded na pasahero. Kaya inabisuhan na mga turista na bumalik na muna sa Calibo na may mas maraming hotel na matutuluyan. Aasikasuhin naman daw mga magpapasyang magpaiwan dito sa terminal pero wala pang katiyakan kung kailan muling makakabiyahe. Lahat po ng masa-stranded dito will be given assistance in yung mga primary or mga necessary na mga needs nila like yung water and food. Ang Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagpaabiso na rin sa Local Tourism Board na i-hold muna mga turista sa Calibo para di ma-stranded dito sa Katiklan. Nagpatupad na rin sila ng preemptive evacuation simula ngayong araw sa mga coastal towns tulad ng New Washington, Calibo, Numansha, Nabas, Ibahay, Malay at Buruanga. Mel, sa Cagban Port sa Boracay, mahigit 1,000 turista ang stranded doon at hindi na nga sila nakatawid patungo dito sa Katiklan. At syempre, hindi na rin sila nakasakay doon sa kanilang mga flights pabalik ng Maynila. Ang abiso doon sa mga turista na nasa Boracay ngayon ay paribok na nahunin nyo ng mas maaga ang inyong mga flights. Ang sabi ng mga otoridad dito, kahit mga hanggang Linggo, yun yung safest para nang sa gayon hindi na kayo tuluyang maabala sa pag-aantay sa mga pantalan. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa probinsya ng Aklan. Balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Daylisan.